So yan guys, welcome back sa aking YouTube channel, eskimosTV. At ito guys, ako ang inyong ka-eskimo, si Francis Pia. So kayo guys, dumalaw tayo dito sa Lokban, Quezon. At pinuntahan natin yung tao na nagturo sa akin kung paano mag-bully. So pinapakilala ko sa inyo guys, si Kuya Alwin at si Ma'am Karen. So guys, kumuha ko pa si Alwin Babia. Hindi alaga namin si Primus na si Titus, mga exotic bully. So yun guys, pumasyal tayo dito para kahit papaano malaman natin kung paano ba nag-umpisa si na Kuya Alwin sa pagbubuli. Kasi dito kasi sa Lukban na bibira yung may mga bully dito na exotic saka American bully. So alamin natin guys sa kwento nila kung paano sila nagsimula. Actually, nag-style kami ng American bully noong March 2018. And mali 4 years na. Nag-style kami sa American bully na bullet team siya, si Tomo. Tapos nagustuhan ko siya, nagustuhan namin dahil mapahit siya. Kahit na intimidating yung looks niya, mukhang bully na lang, nakakatakot, nakakapalitan. Eh, temperament, lahat ng tao nakakawakan. At ang ginawa pa namin, pumili pa kami ng isang babae ng American bully. Female naman, black pig. I mean, ano ba siya? Micro siya. Tapos, isa pang female na pawn. Para siyang pay na pawn. Hanggang sa mapaanak namin siya, tapos nag-kick kami, ng isa, nag-rebate, tapos napaanak na namin yung block na micro from Just Kennel o Precious Kaduran. Ito yung pinato niya. Mga 9 inch na exotic na aso na bully. In 1 year, 1 year and 4 months na siya. Ito na, medyo kompleto na. May ulo, may katawan, may buntot. Kaya proud kami sa breeding namin yun. Hanggang sa ngayon, nag-breed kami. Pari yung mga kapatid yan mga babae, bigger rin namin. Nakapag-produce naman ka na magaganda ng buta. Eight puppies, mga lilac naman dyan, mga lilac. Kaya sarap ng, ng American bully. Mag-alaga ng isang bully or exotic bully. So ano pa yung mga daily routine nila? Paano tayo magpakain? Paano tayo magpaligo? So yun. Tanong natin si Ma'am Karen. Hello po. Actually, maintaining exotic American bullies is not hard compared to other breeds. Nag-start kami magpakain ng 7 a.m. and then maglilinis ng kennel and then magbibigay ng water. Pagka lunchtime, may dita ng araw, chine-check din namin sila. Lagi silang nakapan. Lagi namin silang chine-check, especially during summer. Kasi may tendency silang mag-overeat. And then, around mga 4-5 p.m., nilalakad din namin sila. Go-walking, para meron silang daily exercise. And then, magpapahinga sila mga 6-7, nagpapakain na kami ng dinner nila. So, twice a day lang kami nagpapakain. And then sa pagpapaligo naman, 2 to 3 times a week. So 3 times pag mainit, like summer, 2 times pagka yung malamig naman ng panahon. So yun. So yun guys, nalaman natin kung paano ba alagaan yung mga ganitong breed or ganitong bully. So yun ay sa adult pa lang. So ang tanongin natin sila, kung paano naman yung pag-aalaga dun sa mga puppies. Siyempre, iba yun eh. Hindi lang, kumbaga, kung maselan na yung adult, siguro mas maselan tong puppies. So, ayun, tanong din natin si Sir or si Ma'am Karen kung paano ba yung pag-aalaga sa newborn puppy. So, ayun ma'am, ano ba yung ano nyo? Ano ba yung mga challenge nyo sa pag-aalaga ng puppies? Kasi siyempre, kasi ako may American Bully ako, bagong anak. So, ramdam ko yung puyat saka yung pagod. So, sa inyo ma'am, sa side nyo, ano po yung mga naging challenges nyo dito sa pagpapalaki ng puppy from
from newborn to maging adult? Sa newborn puppies talaga, sacrifice talaga yung first, second week nila. Yun. Dahil every 2-3 hours kaming nagpapadete. It's either bottle fed or sa dam. Yan. And pagka newborn talaga, kailangan alaga talaga ng vet. So every time na meron kaming makikita ko niya, sinisipon or something, talagang contact talaga kami kagad sa vet. Kasi hindi talaga biro ang mag-alaga ng newborn puppies. Yan. And then pagdating nila ng mga 4 weeks, nag-start na kaming magpakain ng dog food na merong milk. Yan. Nag-introduce na kami ng solid. Pero very ano, parang blended pa siya. Para unti-unti yung pag-i-introduce. Kasi usually, yung iba binibigyan kagad ng solid food, nabubulutan sila. So, unti-unti. Kaya talagang, parang kanin nag-aalaga ng baby. Pero instead of isa, madami sila. Kasi usually, nanganganak sila 6 to 9 puppies. Okay na. So, yun guys, ano, hindi lang sa adult, nakakakuha tayo ng mga idea kung paano mag-alaga. So, ganun din sa mga puppies. So, yun nga guys, sa channel kasi na sa mga videos na ina-upload ko dito, nagbibigay kasi tayo or ako ng mga ideas kung paano tayo mag-alaga ng isang may breed na aso. So, yun guys, natanong na natin yung pagod, yung sakripisyo. Eh, tanongin naman natin guys, kung magkano yung gastos nila. So, huwag natin sabihin yung amount o kung expensive ba yung ganitong breed. So, ma'am, sir, kamusta naman po ang gastos sa pag-aalaga ng isang bully? Actually, medyo magastos talaga siya. Talagang pag-uulan mo ng budget. Kasi like for us, pinapakain namin sila ng prime dog food, derby dog food. Mamahalin yan, sir. Ano? Mamahalin siya. Sa party, special party. Pekininin. Tapos, inahaluan namin ang giniling. Ang giniling na pork, saka gulay, saka yung mga vitamins nila, Thomas, LCT. Kaya talagang magastos parang baby rin. Dahil ibibigay mo talaga yung lahat na para gumanda yung aso. Saka para ibaliktad rin naman sa'yo yung pag binagsaktad, pag meron kang breeding, talagang ibabalik sa'yo. Malin mo muna yung breed, yung aso, talaga na masusuklihan na malaking ganun parang kapalit. Eh ma'am, may man po ba kayo sa gastos? O actually, okay lang po ba sa inyo na medyo magastos yung ganitong breed? Actually, hindi namin sila tinitipin sa food, sa vitamin, sa maintenance, shampoo, and all. Kasi tinuring nyo namin sila talagang kapamilya para sila. Ayan. Talaga all out din. So, ayun guys. So, ayun. Doon sa gusto mag-breed ng American Bullies. Alam nyo na guys, ha? Magastos, pagod, so sakripisyo. So yun guys, ang dapat meron ka nun lahat para ma-maintain mo yung mga kailangan ng American Bully na gusto mo. Gusto lang sa mga newbie, talagang mag-i-invest kayo. Natama presyo, yung bibili nyo yung aso. Kompleto siya, may tito, vaccinated, tapos siyempre may positive yung aso, maganda yung structure niya, maganda rin yung color. Kasi babalik din naman sa'yo yun eh, baka mag-breed ka na. Saka kayo magmadali, saka it takes time. Easy lang kayo. Saka siyempre, alagaan mabuti yung aso at lagi rin tayo kay Papa Jesus sa Lord. Yun. Lagi pagtatasal yung mga aso dahil ayan. Para makailas yung sa mga sakit. Ayun pala, number one, yung pag-disinfect ng kennel. Lagi na. Kailangan lagi malinis. Sinusunod. Kasi talaga, ang virus ngayon talaga ang lagat sa Pilipinas. Yung mga parvo, distress. Kaya alaga rin namin sila sa pag-disinfect sa kennel. So yun guys, promote natin yung stud ni sir, si Primus at si Titus. So sir, pakilala nyo naman yung dalawang stud natin. Ito si Primus, Red Pawn. Red Pawn siya, or Choco Pawn kung tamagin nila. Nano, sir, no? Exotic nano exotic siya. Proven stud na siya. Nakapagbigay siya ng 8 puppies na halos kamukha niya lahat.
Tumatanggap kami ng ano, stud na kahit pocket, standard. Kaya-kaya ibigay ni Primus yung gusto niyo na nano, micro, 9 inches na nano exotic. Ganon din yung kakampal niya, si Titus. Choco naman siya, Choco. At ang mga bloodline nila, Hazard, Hazard na sa dulo, Bateline, Hazard and Bateline. So, yun guys, contact nyo na lang ang Rockasouth Bully sa located at Lokban, Quezon, sa mga karating bayan natin diyan, guys. Ayan, kung naghanap kayo ng nano exotic, eto na, oh. So, napakakapal, ang ganda ng ulo, ang laki. Saka compact, sir, di ba? Compact. So, yun guys, sir, baka may gusto po kayo i-shoutout. Shoutout ko nga pa rin, doktor namin, si Doc Gwen at si Doc Mark Apostol. Mga pet namin dito sa Lokban, Quezon, yung tropa namin sa dog show, sa Bulitas, mga taga Maryland, taga Virginia, mga tropa namin yan. Tropa sa dog show, sila James Pereira, sila Parin Gaston. Shout out sa inyo, yung Tambayan Bully Camp. ABC, Supremo, shout out sa inyo. At yun ay mga grupo sa dog show, miss ko na kayo at kita-kita tayo sa dog show. So yun guys, kung sa hindi nakakaalam, si Sir Alwin, yung nagturo sa akin sa pagbubuli, kundi dahil sa kanya, baka wala rin akong bully ngayon. So Sir Alwin talaga yung nag-guide sa akin para bumili ng bully. So Sir, maraming salamat. At kay ma'am, thank you. Kasi alam nyo guys, napakatagal ko nang inaantay kay sir na i-vlog ko yung kanilang mga bully. So ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon at tiwala na ma-vlog ito at maipakita sa inyo guys yung kanilang mga stud, yung kanilang mga bully. So ayun guys, maraming salamat sa nagbigay ng oras na panoorin ang video na to. At kung di ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe Eskimos TV.